Good morning, Adjo, Diane, Chi, Carla, and Phoebe, Rise and Shine Pilipinas. Alamin na po natin kung ano bang inaasahan at magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, February 17. Kung kahapon ay tatlong weather systems ang umiiral kahapon, ngayon dalawa na lang ang umiiral ngayon dito sa bansa. Makita natin dito sa ating satellite image, nagpaparamdam pa rin ang sa Northern Luzon, ang Northeast Monsoon o Amihan. Samantalang itong mga kulay pula at dilaw na cloud cluster na tumatawid ngayon dito sa Southern Mindanao ay magdadala naman ng mga kalakasang pag-ulan dito ngayong araw. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, epekto pa rin ng easterlies na magdadala ng mga localized thunderstorms. Dahil na rin sa mahinang amihan, nawala na rin ang shear line o yung frontal system na umiiral kahapon sa eastern section ng Luzon. Doon naman sa mga nabuong low pressure area na nasa labas ng Philippine Air Responsibility o PAR, east of Mindanao, tulad ng ating inaasahan ay tuluyan na rin itong nalusaw. Ngayong araw ng Huwebes, tulad ng mga nakaraang araw, dito sa Luzon, halos wala tayong inaasahang mga malalakas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, maliban na lang sa maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan Valley at Aurora, ganun din sa Northern Quezon. Bahagyang maulap na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan rin sa inaasahan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Central Luzon, dahil pa rin to sa amihan. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, easterlies naman ang magdadala ng bahagyang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan, lalo na pagdating sa hapon dito sa eastern section ng Metro Manila at Camanaba area. May mahihinang pag-ulan pa rin sa hapon ang maaaring maranasan sa Baguio City, kaya maliban sa jacket, magdala pa rin pa tayo ng payong para sa mga panandali ang pag-ulan na maaaring maranasan. Dito naman sa Visayas, umaga pa lang may pagsikat ng araw at maaliwalas ang aasahan kalangitan dahil na rin sa bahagyang maulap na kalangitan ang iiral sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Mababa naman ang chance ng pag-ulan dito sa eastern at central section ng Visayas, particular na nga dito sa Samar at Leyte provinces, ganun din sa Cebu, Bohol at Negros provinces, dala ng mga localized thunderstorms pagdating ng hapon. Sa Mindanao, umaga pa lang ay maulap na kalangitan ang aasahan na may kasama mga kalat-kalat na localized thunderstorms ang maaaring maranasan sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo na dito sa Caraga, sa Northern Mindanao, sa Davao Region, sa Buanga Peninsula at sa Soccsaryen Region dahil naman dun sa kaulapang dala ng easterlies. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible landslides and flash floods na maaaring idulot ng mga pag-ulan tulad ng naranasan kahapon sa ilang bahagi ng Ilocos Norte. Ngayong araw ng Huwebes, wala tayong nilabas na gale warning ang pag-asa sa anumang baybayin nakapaligid sa bansa. Kaya ligtas sa mga maglayag, pero iba yung pag-iingat pa rin po sa paglayag sa mga karagatang nakapaligid sa bansa. Sa mga sandaling ito, nasa 25 degrees Celsius ang damang temperatura dito sa Metro Manila. At narito naman ang itsura ng ating kalangitan. Nakunan ko kanina dito sa Metro Manila na papalubog na full moon habang sumisikat naman ang araw sa opposite side kanina lang. Sa mga oras na ito, bahagyang maulap na kalangitan ang makita natin dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito. At pagdating ng hapon at gabi, asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may sandaling pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Dahil hindi pa rin naman tuluyang natatapos ang panahon ng amihan sa bansa, makita sa inyong mga TV screens ang ilan sa mga lugar na nakapagtatala pa rin ng mabababang temperatures kahapon ng umaga. Naitala sa Baguio City, Benguet kahapon, 4:50 a.m. ng umaga ang 15 degrees Celsius na temperature. Samantalang naitala naman din sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City, 6 a.m. kahapon ng umaga ang 23 degrees Celsius na temperatura. Sumikat kanina ang araw, 6:19 a.m. Samantalang ang sunset naman ay mamayang 6:01 p.m. ng gabi. Tumutok lang po palagi din sa PTV4 para sa pinaka-latest update sa magiging lagay ng ating panahon. Ako po si Edmond Rosales, naghatid sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Huwebes, February 17. Laging maging handa, may bagyo man o wala.